Vespan Natex, narito na ang ilan sa pinakamatinding nilalaman di umano ng TRO na ipinasa nga di umano ng Tape Incorporated sa Court of Appeals. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa inyong lahat for always watching and always sharing this video. And for today's video, ito na nga isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa news online but not in television, ang patungkol po dun sa TRO na hinirit po ng Tape Incorporated sa Court of Appeals, kung saan sabi nga ng ilang news na ayaw pa daw di umanong isuko ng Tape Incorporated ang Itbulaga sa TBJ na siyang owner nito. Humirit ng TRO ang Tape Incorporated sa Court of Appeal sa desisyon ng korte na nagbawal sa kanila sa paggamit ng Itbulaga. Ito po ah, kanila pong isinabmit na TRO ay binaligtad nila, kung dati po is nag-submit po ang TBJ ng TRO injunction na para ipagbawal sa tape na gamitin ang titulo or trademark ng Itbulaga. Ngayon, nagkabaligtad na sila naman po yung nagsumite ng TRO para po pagbawalan hindi ipagamit sa TBJ ang titulong Itbulaga. Nagsampa ng petition sa korte ang Television and Production Exponent Incorporated or Tape Incorporated na humihirit ng temporary restraining order or TRO at preliminary mandatory injunction sa naging desisyon sa Itbulaga trademark. Sa 53 pahinang petisyon na isinampa sa Court of Appeals, hiniling nito sa tape na ipawalang bisa ang desisyon na nagbabawal sa tape at GMA na gamitin ang Itbulaga at EB trademark registration, logo name, at maging ang kantat audiovisual recording ng mga episode at segment bago ang May 31, 2023. So, binaligtad po nila ngayon na sila naman ang nagbabawal. Kumbaga parang ibinabasura po nila ang naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court patungkol po dun sa TRO na isinumite ng TBJ laban sa tape noon. Magugunit ang kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPIL ang trademark registration ng tape sa Itbulaga at EB noong December. Sa statement ng abogado ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Garduque, na inilathala ng GMA ang nakasaad na ang naturang desisyon ay may tuturing na blatant violation of the rules and disrespect of the jurisdiction of the IPO on the pending trademark cases. So, itong si Attorney Maggie Abraham Garduque, hinahanapan po ng butas o hinahanapan ng mali ang TBJ dahil sinasabi nila na may mga violation daw na nagawa ang TBJ sa parang isinantabi po di umano nila yung dinisrespect daw di umano nila ang rules and jurisdiction ng IPO dahil nakapending pa raw yung trademark cases, bakit ginamit na nila yung titulo ng Itbulaga. What is needed is for court to decide if TBJ and Perry have copyright ownership over this audiovisual recording of past episode of Itbulaga to rule whether copyright infringement and unfair competition are committed. The issue on trademark ownership and cancellation is irrelevant and of tangent in this case. Yan, ayun pa sa ulat. Ayun po yung ilan sa mga paliwanag ng ilan sa mga news online. At tangi si Attorney Maggie Abraham Garduque nga humaharap sa lahat ng mga media press. At the same time, siya rin po ang nagbibigay ng impormasyon. Pero piling-pili lang po yung kanyang sinasabihan kasi, as I've said earlier, mas ginugusto po ngayon ng tape na lumaban ng tahimik kasi ano't ano man ang maging desisyon ng korte, hindi po ganun kagrabe yung magiging effect nun kasi di ba parang naging talk of the town kasi itong kaso na to eh. Kaya parang nung natalo po sila sa kaso, parang sobra-sobra yung kahihiyan na naranasan po ng Tape Incorporated kabilang na yung kanilang noontime program.
So dahil po dito, kung mapapansin ninyo, ay hindi po yan tinatakel dito po sa kanilang network sa GMA. Maging ang GMA News po ay hindi naglalabas ng kanilang news about this dito sa TRO at dun sa kaso po na or dun sa apela na inilabas po ng tape. Tingnan nyo naman si Attorney Maggie, diba? Talagang happy siya kasi tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabayad sa kanya ng tape. No, talagang kikita pa rin po siya dito po sa kasong ito. So anyways, dahil po dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update, ano? So magbasa tayo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Romy Obispo. Sabi niya, good evening Ma'am Darrens. Basta tatak it bulaga, dudumugin talaga ang TBJ kasi alam ng mga advertising kung saan maglalagay ng ads para kumita ang produkto. True. At alam po natin that TBJ Productions at It Bulaga isa sa pinagkakatiwalaan, no, ng ilan sa mga advertisers to place their ads. At huwag po tayo masyadong agad-agad naniniwala na parang mas mataas daw ang numbers ng kanila pong advertisers kesa po dito sa original It Bulaga. That's really fake news, ano, hindi pong katotohanan yun. And of course, sabi naman po ni Romy Obispo, good evening Ma'am Darrens. Basta tatak It Bulaga, dudumugin talaga ang TBJ kasi alam na mga advertising kung saan maglalagay ng ads para kumita. Parang naulit siya, no? So anyways, maraming salamat sa Romy Obispo po sa inyo pong laging panonood at pagsubaybay sa mga videos po natin. Thank you so much. Talagang appreciated po natin yan. At the same time, tutuloy po natin, no, yung mga labang ito para po sa TBJ dahil hindi pa rin po talaga tumitigil at bumibitaw ang Tape Incorporated patungkol sa bagay na ito, no? So yung 53-page petition po nila na i-file nila dun sa Court of Appeals, hintay na lang natin kung in-null and void na rin po yan ng Court of Appeals kasi nakapag-decision na sila, eh. So parang kine-question kasi nila yung credibility ng lower court. But anyways, eto na nga, no? Sabi po ni Edwin de la Cruz, kahit nung pang hindi pa ginagamit ng It Bulaga, hashtag number one pa rin ang ganyan, kabigat ang TBJ at Davar Cards. Ayun, ito naman po yung kanyang opinion patungkol. Totoo naman po, kahit nga pinalitan, di ba, kahit E80 na nga lang, di ba, ang kanilang ginagamit na title, pero as in, nagre-rate pa rin siya, eh, di ba? Kaso pinaglalaban lang talaga ng TBJ kung ano po yung alam nilang sa kanila. Di ba? At alam nila na talagang sila yung gumawa at walang duda dun. Pero, anyway, sabi naman ni Kudru One Letter, fake friends are like shadow. They follow you in the sun but leave you in the darkness. Hats off to hashtag TBJ. Cheers to your continued success. Hashtag EB. Hashtag legit Davercuts. Ayan. Thank you so much sa inyo pong panonood. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow niyo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone.